Ang tema ng video na to ay sensitibo. May ginagamit akong mga terminolohiya na hindi angkop sa ibang manonood. Ang layunin ko po ay magpahayag ng sexual awareness sa positibong paraan. Ako po ay humihingi ng malawak na pangunawa kaugnay sa segment na ito ng channel namin. Maraming salamat. Hey, it's Kay! At itong ilan sa mga katotohanan tungkol sa pagsasarili. Una, alam nyo ba na karamihan ng mga babaeng nagsasarili ay nasa late 20s o edad 25 hanggang 29? Oo, kahit tanong nyo sa atin. Pangalawa, nasa 20% lang ng lahat ng babae ang hindi pa actually nakakaranas ng pagsasarili. Mas malakas magsarili ang mga lalaki kesa sa babae dahil may kinalaman ito kung paano tignan ng babae ang sarili niya. Mas maraming babae ang critical sa sarili nila, kaya yung mga babaeng insecure ay hindi masyadong ini-enjoy yung katawan nila. Kaya kung hindi ka masaya sa itsura ng katawan mo, mas madalang na magsarili ka kumpara sa taong masaya sa sarili niya. Number 3. Nakakaganda ng sex life ang pagsasarili. Akala ng marami na pag nagsarili ka, mas mahihirapan kang mag-orgasm pag nakipag-sex ka na sa partner mo. Actually, di totoo yun. Ang totoo niyan, pag nagsasarili ka ay nasistimulate ang sex hormones mo, na dadagdagan ang daloy ng dugo mo dun sa ari mo. At lalo kang nagkakamood para lalo mong gawin to. Kaya pag nagsasarili ka, the more na nagsasarili ka, nagigising lalo yung libido mo. At pag nagising yung libido mo, hahanap-hanapin ngayon ang katawan mo yun. Kaya nakakaganda talaga pag nagsulo ka. Number 4. Nakakapag-practice ka pag nagsosolo ka. The more na nagsosolo ka, mas alam mo kung paano kalikutin yung katawan mo para masihan ka. Alam mo kung nasan yung kiliti mo. Iba't iba tayo ng kiliti eh, at saka iba't iba rin tayo ng mga gusto. Pag nagsasarili ka, ma-explore mo kung gaano kabilis o gaano kabagal ang gusto mo. Doon mo malalaman kung gusto mo ng madiin o hindi, o dito o doon. Panglima, may benepisyo ang pagsasarili sa iba pang isyong pangkalusugan. Tulad ng pakikipagtalik, ang pagsosolo ay pwedeng makabawas sa sakit ng puson pag nagme-mens. Nakakabawas to ng sakit dahil pag nagsosolo ka, may nare-release na hormones. Ang tawag dito sa hormones na to ay endorphins. Ang endorphins ay nakakatulong para matanggal ang sakit ng katawan. Ito yung dahilan na pag nagsosolo ka, e bumababa yung stress mo, nare-relax ka, at mas sumasarap ang tulog mo. Number 6! Nakakatulong ang pagsosolo sa iyong mental na kalusugan. Mga KJs, hindi lang endorphins ang nare-release pag nagsosolo ka. Meron pang ibang mga hormones na nare-release tulad ng oxytocin at dopamine. Sila yung mga hormones na nakakaganda ng mood mo. Kaya tulad ng nabanggit ko kanina, nakakawala ng stress ang pagsosolo at nakakabawas ito ng balisa o anxiety. Kahit nagwo-worry ka sa mga bagay-bagay, pag nagsolo ka, eh nare-relax ka pagkatapos. Number 7. May iba-ibang klase ng pagsosolo. Actually, mayroon tayo isang buong episode na dedicated sa different types of pagsosolo. Check po ninyo yung episode 6 po natin. At dun yung po malalaman kung ano yun. Number 8. Hindi totoong nakakabobo, nakakabaog o makakasira ng utak ang pagsasarili. Walang pag-aaral o kahit anong basehan na sumusuportang totoo to. Number 9. Bukod sa daliri at vibrator, alam nyo ba na maraming mga babaeng umaamin na gumagamit sila ng kakaibang bagay kahit isang beses sa buhay nila? Ilan dito ay gulay, gamit sa bahay, gamit sa kusina, kaya kahit toothbrush? Number 10! Alam nyo ba na hindi lang tao ang marunong magsarili? Pati rin hayop, ginagawa nila to. May kanya-kanya tayong opinion tungkol dito, pero kung open-minded ka tulad namin, mag-subscribe na po kayo. At mga KJs, meron nga pala kaming Facebook page. Kung may request kayo, palike naman po kami at mag-leave kayo ng comment o message. Sobrang ma-appreciate po namin yun. Thank you sa panonood nyo. This is Kay of KJ Channel. Subscribe na po kayo at huwag kalimutan ang notification bell para kita-kits po tayo sa mga susunod po naming mga videos.